Kayong utol nating mga babae. Kung kayo nagtatrabaho bilang crew sa mga establishmento o kaya customer, mag-ingat-ingat kayo at doblehin nyo ang pag-iingat nyo dahil baka may makatagpo kayo na gaya nitong unggoy na manyakis na to. Ang lalaki kasing ito ay tinaguri ang serial rapist o serial molester. Isama mo na rin pati serial robbery at talaga sunod-sunod ang kanyang mga naging biktima sa nagdaang dalawang buwan sa Quezon City. Sino ang lalaking ito? Pasadahan natin ang kwento ng kaso ni Tukmol at aalamin natin kahit papaano ang utak ng mga rapist at bakit nila ito ginagawa. Okay, disclaimer ulit, hindi ako professional psychologist o psychiatrist. Ako'y hamak lamang na nagsasaliksik ng mga kaalaman. Bago yan, shoutout muna ng mabilis sa mga taong ito. Maraming salamat sa inyo tol at lagi kayong mag-iingat. Alright, simulan na natin! Simulan natin agad sa mga establishmentong nilooban ng lalaking manlalasbag. Noong January 22, 2015, sa pagitan ng alas 9:30 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi, sunod-sunod ang biniktima ng manyaki sa tatlong lugar ng Morato, Quezon City. Una, 9:30 PM, pinasok niya ang shop Cafe Hugo. Pangalawa, 10:30 PM sa Lejoy Spa. Pangatlo, 11 PM sa Fiesta Food Incorporated. Apat na araw lang no, tigang ulit ang manlalaspag kaya tumirada na naman. January 26, nilooban niya naman ang shop na Infinity Tea House. Kinabukasan, nilooban niya naman ang shop na VM Design bandang alas 3 ng hapon hanggang alas 3:30. 1:30 PM noong February 2, doon naman sa Hoy Panga Restaurant. And last but definitely not the least, February 9, alas 12 ng tanghali, nilooban niya ang Beanleaf Coffee House kung saan nakabira na nga siya gamit ang pangibaba, nakabira pa siya gamit baril sa isang Koreana. Hindi nakaligtas ang biktima at tuluyang nalagutan ang hininga. Sa panloloob ng manyak, makikita ang second option niya lang ang pagnanakaw. Pagkatapos maging parausa ng mga babaeng biniktima niya, ay bonus na lang ang nakukulimbat niyang pera at mga gamit. Abay matindi tong kumag na to dahil mapakru at customer sa loob ng establishmento ay gagawan niya ito ng kamanyakan. Ganito ang siste. Una, magmamatsyag-matsyag muna siya at titignan kung may mga security guards sa mga gusto niyang looban. Iikutan niya ito, pag-aaralan at sisiguraduhin kaya niya itong looban mag-isa. Pag nataong napadpad siya sa establishmentong may CCTV, hahamakin niya ito. Abay magaling. Now, kapag tagumpay siyang nakapasok, magpapanggap muna ito na parang customer at magmamatsyag-matsyag. Mag-aantay ng tamang tiyempo. Kapag kakaunti na lang ang mga customer at puro babae, and when everything is going well in accordance with his plan, taas ang kamay at walang kikilos ng masama. Now, the moment na takot siyempre ang mga inosenteng babae, mapakru at customer, dadalhin niya silang lahat sa banyo o sa kwarto. Guess what? Gagapusin at paghuhubarin niya silang lahat na parabang nakalatag sa kanya mga nakahilerang pagkain sa catering kung saan pipili na lamang siya ng mga kursunada niya at sisimulan niya na itong hipuan, manyakin at gahasain. Animong tatatakan niya pa ang kanyang mga biktima dahil susundan niya pa ito ng mga katagang, akin ka na, babalikan kita. Talagang nahirapan ng mga otoridad, partikular ang Quezon City Police District or QCPD na madakip ang manlalaspag kaya't doble kayod silang nagtatrabaho at anilang naghahamon pa ang sospek sa kanila dahil sunod-sunod ang kanyang aktibidad at kumpiyansa naglalakad-lakad upang tugunan ang matinding tawag ng laman. Ikinasa ng District Director na si Chief Superintendent Joel Pagdilaw ang espesyal na investigasyon sa mga distrito ng Metro Manila na kapareho na serye ng panloloob mula sa nag-iisang tao at kanila itong tinutukan 24/7. Mula sa mga impormasyon ng mga nagrereklamo at biktima patungkol sa itsura ng suspect, gumawa ang mga otoridad ng sketches or facial composite illustration at kanila itong pinagtagpi-tagpi. Matapos ang ilang araw, lumabas ang resulta base sa mga paulit-ulit na paglalarawan ng mga biktima at lumalabas na iisang tao lang ang may gawa ng kahalayan sa kanila at malalaman mula sa investigasyon na hindi lang pala sa Quezon City naghasik ng libido ang unggoy. May history din pala siya sa parte ng Antipolo Rizal at sa Pasig kung paano niya nilooban at ginahasa ang mga babae sa loob ng establishmento sa QC. Ganoon din ang mismong ginawa niya sa ilang establishmento sa mga nasabing lugar. Sinasabing noong mga araw na yon,
Tatlo pa silang mga manyak ang nangre-rape. May record na siya sa pulisya at nahuli naman noong September taong 2012. Ngunit nakapagpiyansa. At hindi lang yan, kilabot na rapist strikes again. Noong October 2014, nilooban niya rin ang isang establishmento ng Visayas Avenue, Tandang Sora. Ngayon, sa pagtetrace ng identity ng rapist, ginamit at sinuri uli nila ang mga papeles ng fingerprints ng manyakis para i-crossmatch sa nakuhang fingerprint specimen mula sa crime scene ng Visayas Avenue, Tandang Sora. Lumalabas at nagtuturo na naman ito sa iisang suspect ang pagkakakilanlan ng suspect base sa resulta ng crime lab at sa photograph record niya noon. Kinilala siyang si Mark Soke. Nako, ikaw talaga Marco, pangalawa na yan. Noong una Mark Diso na serial killer, ngayon naman Mark Soke na serial rapist. Kumpirmado mula sa mga biktima ang itsurang ito sa kanila na siya at tanging siya lang ang may gawa ng kahayupan. Kirat ang isang mata, may tigidig sa muka, tapyas ang panga, mangga ang baba, nasobrahan sa Viagra, kaya ayun, manyak at manalaspag ang resulta. At manggigigil ka tipong ang sarap pasukan ng karayom ang isa pang ulo sa pagitan ng kanyang mga hita. Imagine, babae ang nagluwal sa kanya mula sa sinapupunan ng siyam na buwan, tapos walang awa niyang gagahasain ng mga babaeng biniktima niya. Bukod sa putok na buho siya, sana'y pinutok na lang siya sa unan. Anyway, balikan natin ang photographic sketch ng manlalaspag. Kung mapapansin nyo tol, may pattern ng suspect at makikitang palagi siyang nakasuot ng sombrero at salamin. So, halos lahat ng serya ng krimen, nag-iingat siya. Pero sa huli, kumapal na ang butas-butas niyang mukha dahil lakas loob niya nang inilantad ang sarili habang gumagawa ng kababuyan. Kaya karakarakang nagsagawa ng operasyon ng kapulisan para mahulog sa bitag ang kilabot na manlalaspag. February 12, 2015, Huwebes ng umaga, tatlong araw lang mula nung huling nairaos ni Soke ang kanyang matinding taglibog. Sa wakas, timbog ang animal sa harap ng Ever Gotesco Mall doon sa Commonwealth Avenue, Quezon City, kung saan naghahanap sana siya ng kanyang sunod na bibirahin. Nung kinumpronta siya ng mga polis, itinatanggi niya pa na siya mismo ang nanggahasa sa mga kababaihan sa mga nasabing establishmento at itinatanggi niya rin ang pagpatay sa isang Koreana. Hindi raw siya ang gumawa noon, kundi ang isa niya pang kasama. Subalit kitang kita sa CCTV at base na rin sa testimonya ng mga biktima na siya at siya lang ang mismong salarin. Nakuha ng QCPD Detention Unit sa pamumuno ni Chief Inspector Rodelio Marcelo mula kay Soke ang isang kalibre 45 na baril, isang granada at mga sachet ng illegal na droga. Ayon pa sa datos ng pulisya, malalaman na ang kabuuan na nakulimbat niya mula sa 40 niyang biktima. Aabot ito ng 700,000 piso. Malalaman din na napapalibutan ng mga babae si Soke sa kanyang buhay sapagkat mayroon siyang tatlong babaeng kapatid, isang babaeng anak at kasama niya rin sa bahay ang kanyang ina. Ganunpaman, nagawa niya pa rin manggahasa, mangmolestya at mangmanyak ng babae. Ang lala na talaga ng kalibugan ng taong ito. Dapat dito pasabugin ng tumbong eh. And speaking of, sabog nga talaga ang tumbong ng ulugo dahil hinalay o binira daw umano siya sa puwet ng mga kakosa niya sa kulungan na galit na galit sa kanya or in general, galit sa mga rapist. Ano kayang pinangsundot o pinangtusok sa tumbong ng ulugo? Maganda siguro kung isang malaking tubo no, para sagad na sagad. Pero, 4 lang matapos siyang maaresto, napatay siya ng isang babaeng police escort pagkatapos isagawa ang inquest proceeding para sa kaso niya. Nagtangka raw kasi si Soke na agawin ang baril ng babaeng pulis kaya inunahan siya nito. Bulagta ang unggoy at hindi na nakaabot sa pinakamalapit na ospital. Kahit papano, nakamit naman ang hustisya ng mga nabiktima nito. Pero kung ako ang tatanungin tol, mas maganda sana kung nakaranas pa muna siya ng mahabang panahon sa loob ng selda. Para naman solid yung hirap at hagupit ng mga batuta ng mga kakosa niya. Nang napuwetan ng animal, 5 burnek ang natanggal. Pambihirang itsura yan, mukhang ungas na nabangasan. Now, napakaraming saklaw at uri kung pag-uusapan ng rape at molestation. Pero ano ba ang rape? Basically isa itong krimen mula sa pagkakasala ng isang tao, tipikal ang isang lalaki, sa ibang tao na labag sa kagustuhan nito. Sa madaling salita, kung ayaw niya magpagalaw tapos pinilit mo, abay, automatic rape yon. Kahit pakasal kayong dalawa, kaya may tinatawag tayong marital rape para sa kaso ng mga mag-asawa. Ngayon, sa kaso naman ni Tukmol, ayon sa pag-aaral, maaaring ang mga ganitong klaseng tao ay may malaking insecurity sa pagkatao nila. Gaya na lamang kung halimbawa, mas dominante ang kanilang partner kaysa sa kanila. Makikita natin kasi rito tol na may asawa naman siya at mga babaeng anak.
Inulan siguro siya ng tinatawag na toxic masculinity at hinahanap-hanap niya ang napaka-agresibo at dominanteng pagkalalaki sa ibang babae. Kaya maaaring pumasok sa baliko niyang pag-iisip ang pangre-rape para makaramdam siya ng sense of power and satisfaction na ini-imagine niya mula sa tindi ng kalibugang meron siya. Ayon din sa pag-aaral na ang mga taong ganito, lalo silang nasisihan kapag pumapalagpa ang biktima. Kumbaga lalong tumataas ang libido nila sa ganitong pamamaraan. Ibang klaseng thrill ang hinahanap ng pututoy nila para matamo ang tinatawag na sexual gratification. Sa kaso namang ito na hold up na may kasamang gahasa, siguro kailangan natin ng advancement ng mga teknolohiya para sa lahat ng mga establishmento. Maganda siguro kung gagawa ng isang teknolohiya for emergency calls na sa isang pindot lang, matik na madedetect ito ng mga otoridad sa lokasyon ng niyayariang establishmento. Sa atin naman mga utol na lalaki, abay mahalin nating lubos ang mga kababaihan na may kasamang malaking respeto kung ano ang ayaw niyong mangyari na masama sa inyong mga ina at sa inyong mga kapatid na babae, ay dapat makikita yon sa kung paano natin itrato ang iba. Lagi nating itatatak sa mga kokote natin na babae ang nagdala sa atin ng 9 na buwan sa loob ng sinapupunan at sila rin ang naghirap maglabas sa atin para matamasa natin ang buhay dito sa mundo ating ginagalawan.